Hi guys! Welcome back to my channel, Tejling Tech. Sa video na to, ituturo ko kung paano i-enable ang admin PLDT account sa PLDT Home Fiber Modem with software version 2627. Sa previous video ko, may two ways kung paano magkaroon ng full admin rights. Una is yung waiver na kailangan mong pirmahan at ibigay sa any PLDT branch office. Pangalawa ay ang pag-modify ng modem using the USB to serial converter. Kung mapapansin niyo po, nakalagin lang ako as standard user, which is the admin account. Hindi po available dito ang advanced settings, katulad ng broadband settings, MAC filtering, and port forwarding. Ngayon po, instead na i-mod niyo yung modem, ninyo na lang i-enable agad ang web admin switch by accessing the debug switch settings. Para ma-access ito, kailangan mo gamitin ang Fiber Home Super Admin account. Tulagin po. Logout lang po muna tayo. And then edit lang po natin ang default gateway IP. Lagyan lang po natin ng FH sa dulo. Then, use the Fiber Home Super Admin as username and type the password. Lahat po ng password, username, nasa description box po. Pakibasa na lang po. Once na nakalagin na po tayo, click lang ang debug switch. At enable lang po natin ang web admin switch. Click apply, and then log out. Ngayon, magagamit na po natin ang admin PLDT account. So, login na po natin. Then, type the default password. Ayan, naka-show na po ang advanced settings. Broadband settings, Wi-Fi control, MAC filtering, port forwarding. Ngayon po, punta lang po tayo sa network, remote management, and disable TR069. And click security, remote control, and disable din po ito. Temporary lang po ito. Hindi po natin alam kung kailan ulit mag-remote update si PLDT. Although na disable naman natin ang remote management and remote control, nagbabaka sakali lang po tayo na hindi po tayo mapasama kapag nag-update ulit si PLDT. And siya nga po pala, every time na mag-reboot kayo ng modem, madi-disable na naman ang admin PLDT account. Ulitin mo na lang yung proseso kung paano ibalik. Pero lahat naman ng settings na binago mo, nakasave naman lahat yon. Hindi mo na kailangan gawin or ulitin. Yun lang guys, comment na lang kung may tanong pa kayo. Kung gumana sa modem nyo to, pa-comment na rin kung anong software version ang gamit nyo. Please like the video, subscribe to this channel, and click the notification bell. Thank you for watching.